Hello! Magandang araw po mga kasari-sari on the spot jackpot. Welcome to my our channel. Nandito na naman po ako sa inyo, pulang-pula. Hey, what? Malayo pa ang Valentine's Day. Ayan po. Gusto ko po ngayon na sabihin sa inyo na napapansin ko pag kumakain ako, puro mga ano na yung mga ano, yung mga naka highest to the level na yung mga lutuin. So ang namimiss ko yung mga sinaunang luto, yung lasa na original, walang maraming masyadong halo. Ayan. Ngayon, gusto kong magluto ng ano, ng sinugno. Sa mga subscriber ko, this is ayan, nawala na naman ako. Hindi naman siya kakanin eh. Merienda. Parang merienda ganun, panghimagas. Yun. Ang tawag sa amin, kinagistang ko, sinugno. Pero sa iba, ginataang bilo-bilo, binignit, yan, ganyan. So, gusto ko po muna sa inyong ipakita ang aking mga gagamitin. Ayan, ang ating pinakang main ingredient. Ingredient talaga, hindi siya ingredient. Ayan, kamuting kahoy. Yan, isang piraso lang po yan. Hindi tayo magluluto ng marami kasi sa panahon ngayong tag-init, madaling mapapanis yan. At ang kamuting bagin. Sa amin, kamuting gapang. Ganun. Tapos, meron po tayong galapong na malagkit. Ayan. At ang star, margarin. Sabi nila, kumain ka na yung star, tatangkad ka. Hello! Kanda, ipot-ipot na kaya ako sa kalistar margarin, di ako tumaas. Maniwala kayo, pag ang pinagmulan nyo matatangkad, asahan nyo, matangkad din kayo. Kung nakita nyo yung nanay nyo, lolo nyo, mga Diyos ko, mga Sean Doctors, ayan, kagaya ko, hindi ako tumangkad. Kaya tuloy, napapanahon na mga sumasali-sali pa ako sa mga kalantudan eh. Ang takong, 5 pulgad, ang taang. Ayan, ang kinain na nyo. Ayan. So, itong kamote, babalatan ko na ati, tila-tila din. Ganun din po ang kamuting gapang. So, ayan, habang nagsasalita ako, may eksena din yung washing machine ng ingay-ingay. O siya, at aking titiladitalin ng muda yung mga gagamitin ko. At bago po ang lahat, bago ako magtilad-tilad ng mga kamote, gusto ko po munang batiin ng belated happy birthday si Melanie Talabong sa Macau. Ayan. At saka, shout out sa aking mga new subscriber, si Mr. Carlo Luis Llamas. Ayan po, sir. And Jopel Ansay Ustare. Mauban Quezon po yan. At saka si Michael Rubagaro ng Kuwait. At si Myla Ambon, Mauban Quezon po also. Si Mark Abiles ng Quezon City. Si Kevin Andre Revilla, Mauban Quezon din po yan. Mahal na mahal ako ng mga taga Mauban kasi pag humingi ka ng ayuda, ayan na. At si Ariel Manalastas, si Balot, General Trias Cavite. Si Mary Ann Cirillo, Das Marinas Cavite also. And si Jem E. Monson, Mauban Quezon. At si Flor de Riso Corpus, siyempre sa Ampaba. Romel Combalicer, Lucena City. Si Silam Alpahora ng Dubai. Romel Gubara na Mauban Quezon. At si Maria Rodrigo, Mauban Quezon. At si Mark Chimponggian ng Laguna. At siya ni Mrs. Violeta Marasiga ng Malaysia. Ayan. Yan po ang ating mga bagong subscriber. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am, mga sir.
sa mga dati ko na mga subscriber, maraming maraming salamat po sa pagtangkilik niyo sa akin. Kahit gani-ganito lang ito, ayan, samahan niyo po ako. Maraming maraming salamat. Kumukulo na pa rin sinahin ko, natakot tuloy ako. Kasi po nakasulo ako dito sa bahay. Daktak na muna ako ng dakdak. Ayan, ganyan po ang pagtitilad lang yan. Taga-taga sa gilid-gilid. Pero, iwasan nyo mataga-taga din yung daliri inyo. Ayan, ganyan po yan. Ang tawag dyan, tilad. Ayan. Ito po tinitilad ko ay yung kamuting baging pa lang. Tapos, siyempre, pag maliit na yung hawak mo, huwag mo nang tilad din. Kasi baka matilad talaga yung ating daliri. Mahirap pang mawala ng daliri, di po ba? Kasi ang daliri, importante yan sa atin. Ayan. Ayan. Ganyan lang po kalalaki. Kasi pangit ang malalaki ang tipak. Hindi mo na malalasap yung lasa. Ayan. So, ganyan na ganyan. So, ayan na. Natapos ko nang pagkatagain ang kamote. At mag-ano naman tayo ng bigas na malag. Ayan. Basta na natin na pagluluto. Okay. Ayan na po ang gata sa ating kaldero. Ngayon po kung nakikita nyo, hindi ako sa mahiwagang kawali nagluto. So, lalagyan natin ng 2 kutsara ng star. Ayan. Ayan po. Star margarine. Ayan. Kailangan matunaw siya. At ilagay na rin natin ang sugar. Okay, ilagay natin ang sugar. Ayan. Tapos, ilagay na rin natin ang tinatad na kamote. Naghugas na po ako ng kamay, pero hindi ko po nilagyan ng sanitizer kasi hindi naman maganda yung sasama sa pudyo sanitizer. Importante, naghugas tayo ng kamay. Okay? Ayan. Ayun po ay original lalasa. Ayan. So, atin pong pakukuluin yan. At ngayon, pakikita ko sa inyo naman ang aking minasa na galapong. Ayan, bibilog-bilogin ko po yan. So, ganito po yan mangyayari. Ayan, parang jollens lang. Ayan, ganun lang. Ayan, ganyan na po ang mangyayari sa ating galapong. At, kailangan po na sabugan natin siya ng dry. Ayan. Para may mugmug. Ayan. Siya yung magpapalapot sa ating sabaw. Kung napapansin nyo, pugaw-pugaw na naman ako sa pawis. Kasi naglalaba pa rin ako. Ayan. Nag-init sa banyo. Ayan. Kulong-kulong na siya. So, titikman natin kung okay na ba yung tamis. Huwag masyadong matamis kasi hindi maganda ang matamis masyado. Masakit na sa lalamunan. So, ilalagay na natin ang bilog-bilog. Ayan. Iyan yung pinakang perlas. Hindi dapat kasi marami yan. Konti lang. Kasi yan yung hinahango-hango. Ano ba naman bata ka? Bakit pa hinahalo-halo mo pa yan? Hindi niya kasi alam. Ito pala yung sikreto. Kaya hinahalo-halo, hinahalap ang perla sa kailaliman. Ayan. May perlas talaga. Oh. Ngayon, hihintay natin siyang lumitaw. Kasi pag lumitaw na yan, ayan, ay, bumagsak na naman sa lababo. Ayan.
Ay, Sus Mari Joseph po, nagdaos-usan na. Ayan. Pag po lumitaw na yan, yung bilog-bilog na yan, yan ay indication na luto na. Wow, indication, inisya tayo na. Ayun ay pangitain na luto na ang bilog-bilog. So, ay napakabango po. Ang sarap-sarap ng amoy. Mamaya, matitikman natin. Ayan, kung napapasin nyo, nandito ako sa loob ng kwarto. Kasi nga, ang init doon. Tingnan na natin yun, baka luto na. Baka luto na, makalapok na. Ayan, umi-exe na naman ako kung nangyayatang washing machine. Oh! Ayan! Lumulutang na ang ano. Oh, luto na siya. Kasi nakalitaw na ang bilog. Ayan. Luto na ang sinugno. So, patayin na natin apon. Okay. O, ayan. Ito na ang finished product. Ayan, kung napapansin nyo, hindi masyadong marami yung bilog-bilog. Kasi yun yung hinahanap-hanap. Ang perlas. Ang perlas ng sinugno. So, taste muna natin ang kamote. Ang sarap po ng original na lasa. Walang maraming halo. Kaya binubuhay ko yung mga niluluto pa ng una. Kasi marami tayong bagets na subscriber na hindi nakatikim ng mga ganyan luto. Ang tawag niya nga ay sinugno. Ayan. Mas masarap po ito kung mayroong hinog na langka. Ang kaso yung langka, hindi nakabiyahe. Kasi nga, kailangan pa i-quarantine. So, ang langka ay magagaling ng Pilipinas at saka ng Thailand. So, hindi po siya nakabiyahe na late. Kaya, hindi siya kasama sa sinugno. Ewan ko kung libre hotel din nun. Ayan, tikman naman natin yung bilog na perlas. Wow. Masama po yung marami ng malagkit kasi aasim yung digay natin. So, ganun din sa gata, hindi kailangan malapot. Malabnaw lang siya. Basta haluin lang para hindi mabubuo yung gata. Ang sarap-sarap po. Pasensya na po kayo sa pawis ko, talaga nagpapapawis ako. At saka talagang mainit dito sa kusina. Wala namang aircon ang kusina namin na. Ayan po, maraming salamat sa inyo. Sa mga... Teka lang, masarap eh. Sandali, bago akong paalam. Kain po tayo. Thank you very much po sa panunood. Sana patuloy niyo akong subaybayan. And God bless po. Bye-bye!